before na feel ko po. Aaminin ko. Kasi may times po talaga umiiyak ako kay Lola na ayaw ko. Akala mo friend mo pero wala pala. Isang noodles 'yon sa tindahan. Pagkakasya namin yung magkakapatid. Did you struggle with having real friends in the industry? Parang hirap ako mag-express. Iba pala sa showbiz, iba pala yung ganito. Ang dami palang hindi ko pa alam bakit kaya siya binigay ng gusto sa'yo. Siya yung answered prayer ko. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti! Magsusundo kay Julia. Pero ang nangyari, flat na ako, kailangan kong magpa-vulcanize bigla-bigla. Dapat sa buhay ready tayo sa mga detour, hindi ba? Na detour ng big time si Julia Montes. Like sleeping beauty ang career, biglang dandyan, minsan mawawala, biglang darating. But eto, mukhang tuloy-tuloy na ang pag-arangkada ng kanyang career. But we'll not only talk about her career, let's get to know Julia Montes in real life. Eto na! Si Mara! Mami? Mamski ko po, si Mamski. Parang second mom niya yan. Bakit kayo nagtatago? Actually, hindi po talaga siya nagpapa-camera. Ang galing naman, matagal na po kayo ni Mamski. Magkaibigan na kami since 15! 15! Mara Clara Days. Lahat actually ng team ko, may ganun po ako. Gusto ko yung comfortable na ako. Yung friends ko talaga. So yan, si Kuya Mac, si Ate Len, yun sa makeup and hair ko. Si Ate Jo ngayon. Tapos ngayon, si Momski, kasi kasama ko lagi. May mama ko, super, super duper fan mo. Kakatuwa ngayon. No, doon po tayo uno nagchikahan. Sa lobby. Alala ko yung mga kakilala ko, nakakilala ka. Sabi doon sa Mara Clara, ikaw daw yung mas bagay daw sa'yo yung role na mabait. Kasi daw, ang layo mo dun daw sa kontrabida role. Kaya effort sa akin before si Clara. Pero kasi ang weird din po ng story, di ba? Mara ako in real life. Mm-mm. Yun yung real name ko. So, nung naging Clara talaga, totally shift. Parang nabago pati name ko. Tapos yung role mabigat kasi nga kontrabida. Tapos na-hurt ako every time na kailangan kong gawin kay Kat yung sasaktan ko siya. Eh, ang bait-bait ni Kat. So, every time talaga, minsan mag-iiyakan pa kami. Sabi niya, sige, nagawin mo na. Ay, kung ayoko talaga, ganyan-ganyan. May ganunan pa kami. Until now, hanggang tumadaan ng bata lang. Eh, until now po, mahirap po gawin yung mga eksenang ganun. Ah, talaga? Mahirap po talaga. Hola. Ano gusto mo? Lahat po. Okay. Quick. Kikyam. Ang daling ilibre. Ang daling ilibre. Kayo po magka-quick-quick? Hindi, mataas. Dito lang ako. Saka okay, fishball. Kikyam saka fishball din. Squid ball na rin. Sa akin, luho ang food. Luho ang food. So, yun talaga ang pinagkagastusan mo. Gusto ko marami. Kanyari sa set. Pag papabili ako, nahihiya ako na i-deliver sa akin lang. Gusto ko kung sino yung kasakasama ko. Tapos kung kaya ko hanggang crew. May times pag may taping kami, may restaurant. So, sige, tara, kain tayo, dinner tayo doon. Para kasi dimples rin. Ganun rin si dimples. Kasi laki kami talaga sa ano eh. Then, sa ako po masasabi ko, laki kami sa hirap kasi lumaki ako sa 5'6". Talaga tinataguan namin ng lola ko yung 5'6". Oo. No, yes po. Kaya nga ako yung pinampupronta kasi daw. Dati yung itsura ko, parang ang tawag nila parang Julie Vega. Kasi ang buho ko before po talaga may bangs na. So parang, sige na magpaawa ka na lang doon. Mukha kang kawawa, hindi ko yung sige na po, wala po si lola ko. Ganun po talaga yung ginagawa namin before. Gets mo na before ko ano yung ibig sabihin? Kasi bata ka pa nun. Yes po, gets na kasi si lola talagang dinerecho niya ako na eto yun. Kaya tayo nag-audition, kaya tayo nagaganito kasi kailangan natin ng pera. Kasi may times po talaga umiiyak ako kay Lola na ayaw ko. Nahihiya ako kasi andyan yung mga kaedaran ko, puro English na English. So nape-pressure ako na parang ano ba itong pinapasok ko. Nakatira lang kami sa salon.
sa mismong salon ko saan nagsasalon si Lola. So pagtapos ng customer, saka lang kami makakatulog. Tapos bamboo na sofa, doon ako natutulog dati. Kaya nga ang tawag sa akin, may tawag sa akin parang mistisang bangus sa pandakan. Kasi nga, yung itsura namin, kasi normal lang talaga, pero mistisa ako. Kumakain ka ba ng bangus? Ngayon, opo. Ang hindi lang, may isang noodles na ako hindi kinakain. Kasi parang naaalala ko lang yung childhood. Isang noodles yon sa tindahan, pagkakasay namin yung magkakapatid. Ganun level yung ano namin. Kaya food is life talaga sa akin ngayon. Malaking bagay at nakikilala ko yung tao kung paano siya sa food sa ibang tao. Swerte naman ako sa family members namin, like mga tito, ninang ko. Pag wala kami, syempre, tinutulungan kami ng mga tito ko. Uh-huh. Sila muna for that specific month, pag hindi na kinaya talaga. Alam mo, parang wala akong kilalang Pinoy na walang utang. What? Ay, wait, so marunong ka ngayon sa money? Magaling ka ba sa money mo? Because of that. Ah. Takot ako na may utang. Nahihiya kang may utang ngayon. Parang Opo. Kailangan walang utang. Yes. Kasi nga, alam ko yung feeling, hindi mo naman ginusto, pero dahil kailangan mo mangutang, mangungutang ka. Sa abot ka sa point na, yung pinangako mo, kahit totoo namang nangako ka for that specific date, eh nagkataon nawala yung pera or kinailangan mo yung budget na yun na pambabayad mo sana. So yung pakikiusap mo dun sa pinangutangan mo. So alam ko talaga yung journey nung pera na, pag hinawakan mo, hindi mo siya mahahawakan na matagal. Kasi ang dami mong kailangan i-provide. Hindi mo ba na-feel na parang ikaw yung may cargo ng responsibility? Before, na-feel ko po. Aaminin ko, na-feel ko na parang sa akin yung responsibility. Alam ko naman na tag team kami ni Lola, but at the end of the day, going to school, yung mga kaklase ko, ang iniisip lang nila, ano yung gusto nilang baunin. Ako, kailangan yung budget namin, mapagkasya namin. Tapos pag uwi ko, alam ko wala ng pagkain. So talagang lumaki po ako sa ganung setup na lahat hindi swabe in terms of financial. Kaya siguro din ganito, na-appreciate ko pa rin yung mga small things na hindi ko rin nagagawa ngayon because na-bless na tayo ng blessing. Simple rin pala ng pinangbulan mo. No? Yes, so po. Siguro yun din yung ano ng showbiz eh. Minsan nakala nila, pag artista ka na, mayaman ka na. Pagpapasok ka sa pag-artista, abonado ka muna. Kasi you will invest sa sarili mo. Kasi sa audition, sa mga pupuntahan mong screenings, whatsoever, lahat naman po yun, wala namang budget na ibibigay sa'yo eh. Hindi ko makalimutan, MMK episode. Isang episode, nakuha ako, young, isang sikat na artista. Tapos sabi ko, naku, ng MMK. Deep inside, to be honest po, nagpipray ako, Lord, sana hindi ako matanggap. Bakit? Natatakot ako po eh. Ah. Yung feeling na MMK yun, iyakan, baka hindi ko magawa. Saka hindi ko nga po kasi siya dream siguro. Kaya yung hunger ko before, more of I need to provide, more than this is my dream job. Wala siyang ganun po. So nangyayari, pagpunta namin doon, inutang pa namin pamasahe. Yung maleta, inaakyat namin sa jeep. Kasi even pan-taxi, wala kami. So, kung hanggang saan kaya namin i-maximize sa budget, gagawin talaga namin ni Lola. So, kaming dalawa lang po yun eh. Bubuhat-buhat na maleta. So, pagdating doon, napalitan ako. Aray! Kasi matangkad po ako. So, hindi ma-achieve yung illusion na young ako nung artista. Kaya palaging, yung mga roles mo palagi mas matanda than your actual age. Siguro may factor din po na tisay din kasi. Tapos, well, aminado naman ako siguro. I look matured talaga. Si mama at papa mo daw, sabi ni Mac, deaf mute both? Both. Hindi ko alam yun. Both. Kaya siguro din growing up. Kaya parang hirap ako mag-express. Tapos napansin nila recently na ang hilig, ayan lang ngayon pa nagsaseta ako, may hand gestures. Kasi po, growing up, explain ko kay mama kung ano yung... Kunyari, tayo nag-uusap po tayo, tapos nandiyan si mama. Kailangan i-explain ko through sign language para ma-appreciate niya. Hindi siya out, oo. Kasi yun din yung naging problem ni mama before na... Siyempre, may pinagdaanan din siyang struggles na ano kayang pinag-uusapan. Ako yata pinag-uusapan. Of course, iisipin yun. Oo. So, may mga ganun din kami experience ni mama. Kaya yung bond din namin... Unique. Lumaki kami sa bahay na hindi expressive. Kaya ngayon, sa showbiz, yun yung isa na na-appreciate ko. Nalalabas. Natuto ako mag-express. Kasi masyado akong kim-kimin.
Tapos kahit gusto ko na mag-thank you, mahihiya pa ako noon. As in, sobra talagang lahat ng pwedeng quiet. Pero marunong ako mag-konting sign language eh. Hi! Hi lang ang alam ko. Ngayon, hi! Hello! How are you? Well, sa akin, medyo basic na basic kasi... Dito, basic pa ba yung alam mo? Coming from a household na... Siguro, ano sa akin po, more of ano, kung ano yung nakasanayan namin sa bahay. Hindi siya yung by the book kasi ito naman siya talaga po inaral. So, eventually, natuto na lang and nag-self-study lang po ako. Kasi naalala ko, bumili ka ng smile mask. Remember? Ah, yes! May advocacy ka talaga for the deaf-mute. Yun nga po yung gusto kong i-start eh. Kasi wala po akong nagagawa pa na talagang natutulungan na ano. Kasi I don't know kung paano, who to contact. So I don't have friends na nagsa-start. Kaya nung nag-offer kayo ng gano'n, natuwa ako. Kasi yun yung una ko na-appreciate na makikita yung, nagli-lip-read kasi yung iba. Meron ka rin talagang sinusupport, no? Na mga, opo, like specific actually, sa ano, hindi, sa deaf-mute or hindi naman? Hindi naman po. Ang ginagawa ko sa personal, hindi foundation, mas personal na pag nag-grocery ako, nagpapaka ko, tapos random lang pag may nakita sa kalsada, magbibigay. Mas gano'n lang, as in raw. So pag minsan pag foundation, niya ako pag kinukunan. Merong time po, I'm not sure if anong nangyari sa atin noon eh. Bagyo yata po. Luto lang ako ng adobo sa bahay. Mahilig ka nga daw magluto. Sorry, naubos ko you po. You want pa more? Eto daw. Thank you po. Ang comfort food ni Mara. Fishball. Pero, meron pa tayong isang hilig na puntahan. Oh, thank tara. You. Simbahan pala ikaw talaga. Oh. Mas madalas po ako dito sa may ano. Mas ganong scout to? Yung sa ano? Peter and Paul. Paul opo. Yun yung lagi ko talaga pinupuntahan after taping or pag intense na. So, depende sa ano. Kasi babiyahe ako papuntang Manawa. Oh yeah? Tapos yung random lang, kunyari, mga NLEX, SLEX. Kung may makita akong street na sinabi may church, kala mo dyan? Well, random lang. As in, super random. Ganun lang po. Maabot ka ba dito pag nag-tour ka of churches? Actually, dito nga po hindi ako pumapasok kasi feeling ko hindi makakapasok pag... Ah, hindi. Hindi mag-ano. Naku, ang sarap ano dito. Pala. Walang tao. The best. Did you struggle with having real friends in the industry? Parang feeling ko may trust issues. Yes. Siguro po kasi before, I'm super open. Uh-huh. Yung bata na parang kung ano yung naisip ko, sasabihin ko, kung ano yung ano. Kasi parang feeling ko, walang other world. Kung ano yung real life, ito yung ano. Tapos iba pala. Iba pala sa showbiz, iba pala yung ganito. Ang dami palang hindi ko pa alam. Akala ko kung ano yung buhay ko sa pandakan will be the same kapag pumasok ako sa showbiz. Akala mo, friend mo, pero wala pala. Showbiz friends mo lang pala. Kaya I'm very lucky na I have few. Ito yung sila Ate Dimples, Eda, Catherine. Sila yung mga parang key people ko na pag hindi ako okay, tapos hindi sila showbiz sa akin, pero na-meet ko sila sa showbiz industry na. Did you want sana na somebody na hindi showbiz, yung non-showbiz na nakarelasyon? Actually, wala po sa isip ko. I'm the type of person na kung ano yung binigay sa akin ni Lord, naniniwala ako, binigay siya sa akin. Bakit kaya siya binigay ng Diyos sa'yo? Si Coco kasi nagkataon nung time na lost ako as a person, siya yung nag-guide sa akin eh. Siya yung answered prayer ko na nung mga time na anong gagawin ko, lost, ko alam kung anong-ano. Tapos pinakita lang niya sa akin na siya din, been through all hardships, tapos basta keep the faith, and Nazarene devotee sila ni Lola. So parang na-realize ko lang na oo nga no, basta huwag ka lang gi-give up and keep the faith. Yun yung isa sa pinagpipray ko na in-answer ni Lord through Coco. Ang sa amin, mas importante lang sa amin ngayon yung privacy. Si Coco kasi hindi showbiz eh. Ever since hindi. Kung ano siya as Rodel, yun din siya as ngayon as Coco. Kuusap ko si Coco, parang pareho ng pagkatao, no? Kaya siguro nag-click kayo. Kasi mabuting tao rin yes. siya. Yes. Kasi ang core niya rin ganun po eh. Family, generous siyang tao. Kasi hindi rin naman siya
laki sa yaman. Kaya talagang lahat ng meron siyang opportunity, blessing ngayon. Kaya siya ganun mag-give back. More than anything, hindi lang siya parang ang tawag kasi ng ibang tao, showbiz naman, hindi. Talagang iba ang private life. Iba ang... Sagrado siya for you. Yes. Parang yun nala. I mean, in-offer ko naman po yung work and ano sa tao. Pag naman nag-work ako, buong puso ko yun at buong pagkatao ko binibigay ko. Kada may project ako. So parang yung private life, mas prefer ko lang talagang balato na. Balato na sa akin. Eto, another pointed question. Di ka nagsiselos? Nagsiselos din ako. Totoo naman po ako. Pero maturity, saka work is work. And yes. Si Coco naman sobrang ano yan na tao. Sobrang mabuti, mabait. And wala akong masasabi. Kaya wala. Kalma lang. Meron kang ka-love team, may movie ka. May love scene ba yung mga ganyan? Meron. Mm-hmm. Sa akin naman po kasi, like ako, pag gumagawa ako, kung mapapansin nila, hindi naman din super all out na iniisip ng tao pag sinabing love scene. May mga limitations ako. Kasi as a person, hirap din naman ako. But this, like yung current film na ginawa ko po, meron yung intimate scenes. Ako naman, ang rule ko, gagawin ko siya kapag kailangan siya sa story. Not because of kailangan siyang pandagdag for the sake of promoting and whatsoever. Sa movie kasi namin po, kaya siya importante at kaya ako siya sinasabi importante. Kasi 5 breakups, magtatakal siya sa hardship ng relationship. So, yung intimate scenes, para siyang naging salamin kasi siya ng papaano nabuo yung love nung character sa isa't isa. And then, how they love each other, yung saan nag-start yung happy moments, before mo makita yung struggles ng relationship. That's why I said yes to do that. What do you want to say to the youth in a very complex social media world? Siguro, I know lahat tayo gusto nating maging masaya ang kapwa natin. Parang we're trying to do our best, but sometimes, pag hindi natin nare-reach yung goals or specific factor lang ng gusto mong gawin tapos hindi mo nagawa, don't be too harsh on yourself. Ang mistakes, ang struggles, can be also beautiful. Yun yung naging fuel ko to be like this, yung parang mas naging thankful. Sa mga bata, syempre hindi maiiwasan na you'll feel bad kapag may hindi ka nagawa or parang feeling mo sa family member may hindi happy sa nagawa mo. Yun ang pinaka major siguro factors din ng mga teenagers na nalulungkot. Siguro one tip na natutunan ko this year lang, alam mo muna yung worth mo as a person. Alam mo na ginawa mo ang isang bagay in good deed. Tapos whatever mo nang maririnig mong negative, huwag mo muna siyang pakinggan. Kasi minsan way yon ng evil to ruin your mindset. Ano ang pinaka taimtim mong pinagdarasan? Peace and happiness talaga ng family. Kasi parang growing up, like yung kwento ko nga kanina, hindi naman kami well off. So I thought growing up, pag nagkaroon ka na ng money, yun na yun, happy ka na. But nang na-bless ako, karoon na kami ng sariling bahay and all, na-realize ko na, hindi pala doon natatapos yun. So until now, honestly, yun pa rin yung prayer ko, na gusto ko magkaroon ng peace yung family, harmony. Siyempre, hindi maiiwasan na may pagkakaintindi ng magkakapatid, mga childhood traumas, pag na nagre-resurface na hindi natatakal ng tama, syempre kanya-kanyang sagot sa isang problema. So doon ako, yun ang pinaka-struggle ko. Parang feeling ko ako na be-bless ako ni Lord ng understanding sometimes na nangyayari to kasi ganito, kasi ganyan, but hindi ko pa siya nakikita na lahat ng family members namin ay ganun na mag-isip. So I'm hoping and I'm really praying for that na kung ako nakakaramdam ako ng peace because I have faith, sana lahat kami makaramdam ng ganun. Yeah, saan ka ngayon? Ikaw, kung ikaw lang. Ako kasi po ngayon masasabi kong super at peace at happy kasi whatever I dream before,
more than yung binigay ni Lord. And never, never, ever, every time na may nakakausap ako mga friends ko, marami ako mga friends na older na sa haba, nagsisik ng advice kasi parang feeling nila, paano mo nakakaya or bakit mo naiisip yan. Sabi ko lang talaga, hindi ako yung tipong lumaki na talaga sa church, but my faith is really there. Never akong nawalan ng faith sa lahat na nangyari sa life ko. Kaya ang feeling ko, hindi ako mabait na tao, pero alam ko hindi ako maliligaw kasi alam ko nandiyan lagi si Lord sa likod ko. Whatever good or bad na nangyayari sa akin, alam kong may ibig sabihin yun, alam kong may binibigay sa akin si Lord. Nasa atin ang gawa, yes, pero kahit naman anong kilos natin, kung wala rin blessing ni Lord, hindi tayo ibibless. Totoo yun. So, yun po. Yun ang mindset ko talaga lagi. And that's the other side of Julia Montes, ha? Mara in real life, ha? Very private, but no less authentic, ha? Ayan. Thank you so much! Thank you. Gusto ko lang kayong i-invite sa lahat po ng mga nakapanood na ng movie. Thank you, and sa lahat po ng mga hindi pa sana mapanood nyo po yung offer naming tatlo ni Alden and Direk Irene. It's a very wonderful masterpiece ni Direk Irene. Sana po mapanood po ninyo. At kagaya ng palagi naming sinasabi, Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Be happy! Be happy! You will see. Thank you, boys. Magkano po? Ni pumreno, pahinga kang taas noo, dasal pa more bawat saglit, kanino pa kakapit. Ito ako, dito ako. Isa, ako'y iyong kasama, give it time at tabay, lumabang nakangiti, come on.